when all this talk fails. Tuloy po na aking vlog, part 2 dito po sa lupuyan ng barko po ng Tugoy. Ayan, panoorin po natin yung unang kaganapan po ng sa loob po ng barko. Ayan po mga ka-Wheels Lovers po, yung unang dating po namin sa loob po ng barko. Yan po ay unang first meal namin yan. Inabot na po kasi kami ng tanghalian doon, kaya unang kain po namin dyan sa barko. Kaya itong pila namin, hindi pa namin alam kasi na may mabilisang pila pagkasama po yung kids. Kung halimbawa man is PWD diyan o kaya mga below 5 years old po, kailangan isama mo dun sa pila ng meals kasi para mabilis kayo makakain. Kasi kung hindi, pipila kayo sa kakahaba-habaan po na pila na from 10 a.m. ata yan, from ganung oras hanggang sa alauna na matapos yung pila doon pag lunch. Kaya maaga kayo pipila talaga kung kayo ay nagugutom na. Yan. Naroon na pag may mga bata, kailangan nyo kumili na maaga. Kaya sobrang tuwa din namin kasi nga nasa taas na po kami. So, naglalayag na po yung barko na yan dahil nga 10 o'clock ata ng umaga yun, bumibiyahin na yung barko namin papuntang Cebu muna kasi nga dadaan po ng Cebu. Kaya ganun po, ganyan po yung ano namin talaga. Yung ngiti namin sa haba-haba ng oras na pumipila dun sa baba, dun sa waiting area at saka sa maagang paggising dyan dahil nga ho 2 hours before kailangan na sa boarding pass na po kayo papasok sa loob. Yan po, kaya ganung time talaga, napaka ano namin talaga yung oras namin, pagod lahat dahil maulan-ulan din, kaya yun, masama din ang panahon. Kaya kung kayo po ay kakain na dyan, ayan, pipila kayo na mas maaga. So ayan, pumila na po ako dyan. Ayan, pagmasdan nyo po yung ano, pila, napakasikip po talaga at saka napakakipot na ng daanan. Dahil nga ho, doon, kasi may charging station doon, habang marami po pila, marami din nagcha-charge. Nag-reload sila ng kanyang cellphone kasi nga, biroin mo ba naman. Alas 3 pa naman daling araw, nasa waiting area na po kami ng Tugu Travel. Ayan, kaya pag-akyat sa itaas, talagang naman yung haba ng pila from there to there. Yan, grabe po talaga ang pila na yan. Ang pila-pila na yan. Pila ng ano na yan. Kaya yun talaga ha. Kaya kami dyan, kasi kadalasan kasi na nakapila dyan mga Bisaya na kaya nagbibisaya na po kami. Yung iba kasi pretending kasing iba para hindi taraman lang magbisaya. Pero Bisaya na po talaga pag-akyat pa lang sa barko, Bisaya na. Kasi alam naman na lahat ng sasakay sa barko uuwi ng probinsya, kaya hindi sila dapat mag-pretend. Ayan po, yung habak-habaan po talaga ng pila na yan, hanggang dulo yan. Siguro kung bibilangin kung pang ilan ako, nasa ano ako eh, nasa 110 na nakapila kasi sa haba-haba ng pila. Kasi late na po kami nagpila din kasi pagdating namin sa taas, doon sa bids namin, hindi kami agad na pumila ng pagkain kasi nagpahinga muna kami kasi may baon naman kami kasing tinapay at saka kanin at saka yung fried chicken. Kaya hindi ramdam namin. Sabi kasi ng ano, katabi namin, kailangan kunin nyo pa rin yung pagkain ninyo kasi tatatakan na yung ticket namin. Kaya yun, kaya pumila po kami. Kaya may mga VIP room naman doon, habang kakain kayo may VIP room doon na malamig, meron naman open area doon sa dining na makikita mo doon sa loob na may mga video okay time. Kaya napaka ano din, napaka exciting din ng pagdating namin sa taas kasi nga iniikot ko muna yan. Ako muna nag-iikot kasi hahanapin ko yung CR kung saan naka sides. Ayan. Kaya yun, kaya may nagkakantahan nga dyan, kaya yan, imimute ko yung ibang kanta ko dyan. Kasi nga, para talaga na hindi talaga CPR. Ayan o, may video okay dyan. Ako nga, kumanta ako dyan, hindi nila alam. Kasi wala magbibidyo sa akin eh. Kaya pumapalakpak din yung iba sa akin.
Ayan yung unang pag-iikot ko dyan sa dining area. Ayan po. Kaya medyo yung iba kasi nagtatanong po kung saan po yung hot water at saka yung cold water. Pero may dala po talaga kami sarili naming tubig kasi hindi ako kampante doon sa anak ko na papainumin ko ng yung tubig doon sa barko kasi hindi yan, alam ko hindi mineral yun eh. Ayan naman po yung madaling araw, naghanap po talaga ko ng kape kasi na parang malakas po kasing hangin kaya naghanap po talaga ng kape. Ayan po, wala pong katao-tao dahil nga ho ano yan eh, madaling araw po yan kasi naghanap ako ng kape dahil nga po paglabas po dyan sa loob po ng dining area, dyan sa kusina nila, maramdaman mo talaga yung hampas ng alon, malakas din yung hangin kaya parang nahihilo ako na hindi ko alam kasi hindi ako natulog talaga dyan kasi nga talagang ramdam mo talaga yung barko, yung alog ng barko, yung parang bang may ano talaga, may something talaga kaya ako nagdarasal talaga, pumunta ako doon sa may chapel, sabi ko Lord, ikaguide mo na lang po kami dahil nga ho itong panahon na to may low pressure area pero tuloy pa rin yung paglalayag po ng barko kasi wala naman kasi sinabi doon sa report na pag signal number 2 hindi na pwede talaga maglalayag po yung malalaking barko. Pag signal number 1 pwede pa pero yung maliliit na mga bangka hindi na pwede. Kaya yun parang doon kasi parang pagtawid namin doon sa may Romblon area dyan po talaga ng sides dyan na talagang malakas malalaki po talagang alon dyan kaya sa kaba ko siyempre pinagpiprayer ko din talaga hindi lang ako lahat po kami nakasakay sa barko dahil nga sa lakas po ng hangin at sa kahampas po ng alon talaga ramdam mo tayong dumadagungdung po talaga yung barko pag halimbawa may hampas po ng hangin na malakas kaya yun nagkape po ako kasi nga ang kamahalan po ng kape dyan 40 pesos po yung isang timpla nila ng kape kaya ganun kamahal kaya magdala po kayo ng kape ninyo. Kinabukasan na ganito na po ang panahon. Yung ano natin, ayan si Christine. Ayan. Okay. Doon tayo sa taas. Mamaya doon. Oo. Oh, sa rock dig. Ayan, akit tayo din. Dali. Ayan po yung ano, kinabukasan na po yan, medyo lumiwanag na po yung panahon pag kinabagahan, kaya medyo maaliwalas na po yung paligid, kaya umakyat po kami sa rooftop po ng barko at saka marami po na mamasyal sa itaas, kaya naaliw po kami doon sa itaas dahil nga mahangin, at saka medyo makulimlim din, hindi mainit po talaga ang panahon, kaya medyo ano na po dyan, maaliwalas na po ang panahon dyan. Pero pagdating naman ng gabi, doon po yung ano, yung hangin po na talagang bakto, ano naman siya. Yung ano po, yung parabang, yung panahon niya talaga. Bugso-bugso yung panahon kaya yan. Pag sa umaga naman, okay naman, maayos naman po yung ano, ang karagatan. Hindi man ganun ka, ano yung mga alon. Pero sa gabi, kasi umuulan sa gabi, ayan po talaga ang atake ng mga alon tsaka yung hampas ng hangin malakas. Kaya habang andito kami sa itaas, ayan makikita mo lahat ng madadaanan ng barko kasi nandun po yun sa may ano po talaga, matatanaw mo po yung ano mo talaga. Kaya ayan marami din naman siya sa taas kasi nga pag sa gabi naman walang pinapupunta dyan sa ano kasi hanggang 9 o'clock lang dyan kasi ang ano nila closing time dyan kasi sinasara po yung gate dyan sa pagpapakyat doon kaya sa umaga yan binabuksan nila yan hanggang hapon naman yan hanggang gabi pero sa umaga nasa 9 o'clock ata ng umaga di binabuksan o kaya ay hindi mga 6 o'clock ata binabuksan yung gate sa taas yung halimbawa gusto mo magkape doon bitbitin mo yung kape doon ka matatanaw mo mga ibang mga nakasalubong ng mga barko pero malayo naman sila kaya yun makakasagap ng signal dahil dyan ka sa mga bulubudokin na yan sa mga na may mga tower ng smart o kay globe pero ang malakas dito is ang globe kasi pag naka globe ka raw
abot mang mundo, ha? Dito kasi yung tambayan, halimbawa gusto magpahangin, magkaano ka na signal dito sa taas. Ayan, malawak tong barko na to, malaking barko to ng Tugu. Dito tayo ba kasi walang tao dito. O dito kasi yung ocean. Oh, eh, may island sa malayo. Ayan. Ayan. May kukramat ang laman na dyan. Ayan, makikita mo talaga yun. Pag sakto lang yung budget nyo, mag-barko na lang kayo. Pero pag medyo maluwag-luwag yung laman ng wallet nyo, mag-aeroplano po kayo. Pero pag ganito kasi pag December, napamasahe sa aeroplano. Triple po ang taas ng pamasahe. Pero pag nakapag-book na kayo ng maaga, ayan. Malaya si Kristi makapag-ano ito kasi sa aeroplano, isang kimbot lang malaya. Kasi yung bundok na yun, yan siguro yung may tower ng globe kaya signal. Picture tayo, picture. Saan? Dito kayo, dito mo. Tapos mamaya dito naman sa akin. Maraming salamat po at abangan nyo po yung part 3 nito doon po sa mga convenience store at saka sa mga chapel po. Doon po kami nagpunta. Abangan nyo po. Thank you po and God bless po.